nanawagan ngayon ang transport group ng ACTO sa maliliit na gasolinahan magpakarga at i-boycott daw ang tatlong malalaking kumpanya ng langis sa bansa bilang buwelta raw sa mataas ang presyo ng petrolyo. Ang sagot ng Shell, handa silang makipag-usap sa mga tsuper para maibsan ang epekto ng oil price hike. Ang Petron at Chevron, hindi pa nagbibigay ng pahayag tungkol sa panawagang boycott. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nangalampag ang transport group na ACTO sa opisina ng mga kumpanya ng langis. I-boycott ang Betray! I-boycott ang Betray! Boycott na ang kanilang panawagan laban sa Shell, Petron at Chevron. Kapag yan po ay binoycott namin, yung 85% na yon ay lalabas, ay malaki na nakaganti na rin po kami sa mga sa kanilang pagkaganit. Ni-welcome po namin ang mga maliliit na kumpanya ng langis na kami po ay boboycott namin ang tatlong kumpanya ng langis at kayo po naman ay mag-offer sa amin na mas mababa ang halaga. 265,000 daw ang miyembro ng ACTO sa buong bansa. Sapat na raw para maapektuhan ang kita ng oil company sa boycott. Sa gitna ng pagkilos, hinarap ng tagapagsalita ng Shell ang pinuno ng ACTO. Kaya kami pumayag po ng papapusa namin yung libro namin para makita ng lahat publicly kung ano talaga yung benta ko. No? Sabi nyo na may overpricing. Pagpapusa namin yung libro para makita. Malaking porsyento ng mga nagpapakarga sa mga gasolinahan, mga pampublikong sasakyan. Kaya bukas daw ang Shell na makipag-usap sa Hanian Transport Group kung paano pa sila makakatulong maibsan ang epekto ng mahal na petrolyo. Meron na pong discount sa nangyayari sa mga estasyon, no? Yung depende sa anong estasyon, meron na mga jeepney lanes and in fact, yung discounts have been extended po. It's best that we keep the communication lines very open up. Hindi pa naman nagbibigay ng pahayag ang Petron at Caltex kaugnay ng panawagang boycott. Pero ang Liga ng Transport Operators ng Pilipinas o LTOP may naisip ng ibang paraan para maiparating sa pamahalaan ang problema. Ito ay panawagan sa buong sambayan ng Pilipino, tigil tayo sa kalsada. 10 minuto, lahat ng sasakyan titigil ng 10 minuto sa kalsada. Sa mga susunod na araw, maglalabas na desisyon ng LTFRB kaugnay ng Linema Transport Group na itaas ang minimum fare sa 850. Kung hindi raw ito may pagkakaloob, mapipilitan raw silang mag-organisa ng welcome bayan. Ang Pilipinas, hindi niya kayang kontrolin yung presyo sa international market. Ang international market ay nagre-react yan. Depende sa mga pangyayari sa mga malaking producer at saka malaking consumer ng langis. Wala tayong mag-o kundi sumunod kung ano man yung presyo. Otherwise, sinong bibili para ibibenta dito kung hindi nila marireflect? Pero bukas pa rin daw ang transport group na idaan ito sa maayos na usapan. Ang pinag-usapan, humingi ng dialogo sa ating presidente para malaman niya yung totoong nangyayari sa baba, no? Kung which programs are working and which ones are not working. Kanina pinuno ng Independent Review Committee ang mga miyembro ng transport groups para pakinggan ang kanilang mga hinaing kaugnay na patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.